Good morning, good morning. Brother and sister in Christ. Shalom, good morning. Dito po ako sa football stadium. Walang naglalaro. I wanna share sa inyo po yung vision ko kanina na while I woke up in 6 o'clock, kumain ako ng santol. And then, sa pag-open ko ng santol, syempre na-half siya. And then, kinain ko half. Ang tamis. Hallelujah. Ang tamis. And then, ang sa kabila, diba, dalawa yun. Ma-half yun. Isa, half-half yun. And then, pagdingin ko sa santol, syempre ang santol may liso. Okay? And then, may uod. Hallelujah. So, may uod yung, matamis yung kabila, diba, naubos ko. And then, may uod yung sa kabila, half of the santol, may uod. And then, when I woke up and then I seek to the Lord, I ask the Lord what is the meaning and what is the interpretation of that vision. Hallelujah. So, when I seek the Lord, binigay niya, nag-highlights yung 10 virgins. Highlight yung 10 virgins according to Matthew 25. Titingnan po natin, pero wala akong Bible ngayon. And then, so, kasi ninutusan na ako ng amo ko na bibili ng gulay. Hallelujah. And then, my heart is, wants to share with you. Kasi, yung santol, it represent the body of Christ, the church of God. Hallelujah. So, it is shelter. So, it is ripe. It is ripe to harvest. Many of that, di ba naalala nyo yung Matthew 25? Half of them are full and half of them are wicked. Hallelujah. Half of them are wise. So ang doon is half ang santol na yon na pwede siyang gamitin, pwede siyang makain. So God loves to give you foods. So kung ripe ka na, matamis ka or something na magagamit ka ng Lord, magagamit ka sa iba na it will gives foods for your table. So ang doon is kung half, 'di ba? Ang Matthew 25 is na they are believers, but some of the believers, body of Christ, are not nandoon sila sa loob ng church, but inuud na ang kanilang kaluluwa, inuud na ang kanilang laman, or something, inuud na ang kanilang espiritu na hindi nila namamalayan. Hallelujah. So hindi ka makakain, hindi ka, meaning doon ka sa shelter, but you are doing foolishness, you are doing wickedness, you are doing such things that can break the heart of the God who created and who built the church, and those people will leave behind because it represent rapture or something na maiiwanan ka this coming rapture. Hallelujah. So, ito yung panawagan natin na magiging mag-ask tayo sa Lord ng kung saan na tayo. Nandoon ka lang ba sa church para magiging entertainer o magiging uod o magiging Jezebel spirit or magiging apasaway, magiging marupok yung integrity mo na hindi ka susunod o hindi ka naningkamot, hindi ka nag-aano sa sarili mo na pursuing yourself to be a Christ likeness or a Christ likeness, a bride of Christ indeed. Hallelujah. No, yung makikita mo talaga na yung kakaibahan, and this meaning iibahin niya, ihiwalay ni Lord yung sheep from goat. Okay? Hallelujah. Yun yung shifting. So, maaring di ko alam,
I don't know about you, and I'm talking not only to my church, but I'm not talking to my church, but I'm talking to those who hears this message and this vision. So maaring wake up call, hindi natin magagampanan ang revival. There is revival, great revival coming soon. Hindi natin magagampanan yun, magagawa yun kapag walang awakening, walang discipline, hallelujah, walang pagbabago. So kung ang church, kung ang pamilya, it's a house of God, it's a family of God, hallelujah. So ito yung walang magiging pinena sa pamilya, walang maging pinena in 1 Samuel, walang maging pinena kapag inaano niya ang disiplina. Nirrespeto niya ang disiplina ng bilang nanay in Jesus' name. So ito yun, hallelujah. So ito yung natin, panalangin na nandoon ka lamang sa church na para kang uod. Inuod na pala yung kaluluwa mo, andoon ka sa hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi tao ang kalaban natin, right? It's about the spiritual realm. Yung mga kalaban natin, yung mga demonyo, hindi na tao ang kalaban natin. Bagkus yung sumasanib sa tao. No, yung dahil hindi sinisik si Lord, kulang ng repentance, kulang ng respeto, kulang ng love, kulang ng pag-uunawa sa sarili, pag-uunawa kung sino ang Diyos, kulang ang respeto sa Diyos, hallelujah, na siya ang gumagawa ng simbahan, siya ang gumawa, nag-establish ng righteousness, at para matubos tayo, maluwas ta ba, hallelujah, na kining higayuna kita wake up calls sa atong simbahan, na kita magmadasigon, magmahimayaon in Jesus' name. Lord, we pray that, O Lord, our church, our body of Christ, Lord, na this is the time that we wake up, Lord, by your grace, Father God. Hindi namin makaya to, Father God. Hindi namin makaya na kami magiging malinis, maging wise, maging active, maging alive. Hallelujah. Magiging wise bride. Hallelujah. Lord, huwag mo kaming iuwanan. Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan na gawa namin. Hallelujah. Lord, ang aming puso, Lord, puso lang ang aming puhunan sa pagsusunod sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng teachable heart, God, in the name of Jesus. And Father God, teach us how to respect the servant of God, and respect your words, respect your house. And indeed, Lord, remove the worms, remove the wickedness in us, Father God, that we can pursue and we can achieve, we can be alive as a body of Christ, and we are able, hallelujah, that we can stand worthy of your calling, hallelujah, spotless. And Lord, thank you, Lord, for this, hallelujah, for this moment, for this time that you're gonna change us, you're gonna transform us, hallelujah, for your glory alone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Bye. See you soon.